Noong 1989, sa panahon ng pagbagsak ng Berlin Wall, isang marahas na bagyo ang dumaan sa kanlurang Europa, na nagdudulot ng madalas na mga abala sa kuryente. Kahit na ang kondisyon ay napakalubha, isang batang lalaki mula sa Espanya, si Nicolas Arte, ay mukhang nag-e-enjoy. Nirecord niya ang sarili niyang tumutugtog ng iba't ibang himig sa kanyang gitara. Pero maya-maya lang, nakarinig siya ng ilang sigaw. Sa pagsilip sa bintana, napansin ni Nico ang kanyang kapitbahay, si Angel Prieto ay nakikipag-away sa kanyang asawa. Sa takot na may masamang mangyari, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanilang tahanan at pumasok sa likod ng pinto. Pagdating niya sa sala, nakita niya ang asawa ni Angel na nakahandusay sa sahig. Natroma nito ang maliit na batang lalaki, at nagsimula siyang sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Sa kasamaang palad, dumating si Angel doon na may dalang kutsilyo, at tila papatayin siya. Takot na takot, tumakbo palabas ng bahay si Nico, ngunit bago pa siya makahingi ng tulong, may isang kotseng bumangga sa kanya. Kinabukasan, si Angel ay dinakit ng pulisya sa batayan ng pagpatay habang si Nico ay binawian ng buhay sa ospital. Kasunod nito, ang pelikula ay lumaktaw sa taong 2014, kung saan ang isang katulad na bagyo ay dumadaan sa Europa. Ang magnobyo, sina Vera Roy at David Ortiz, ay kakalipat lang sa bahay ni Nico matapos itong ayusin. Mayroon silang 2 taong gulang na anak na babae na nagngangalang Gloria. Si Vera ay isang nurse, habang si David naman ay isang bankiro. Ang huli ay madalas na nasa mga business trip. Ngunit mukhang mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang nililinis ng mag-asawa ang silid sa itaas, nakita nila ang isang lumang telebisyon at kamera ni Nico. Nakahanap din sila ng isang koleksyon ng mga tip na pumukaw sa kanilang pagkamausisa. Kaya, binuo ni David ang mga vintage device at nalaman na gumagana pa rin ang mga ito. Karamihan sa mga tip ay tungkol kay Nico na nagpa-practice ng kanyang gitara at nag-e-enjoy kasama ang kanyang ina. Pero pagkatapos, may kakaibang nangyari. Nagsimulang mag-broadcast ng live ang TV tungkol sa pagbagsak ng Berlin Wall. Ito ang parehong balita na pinanood ni Nico at ng kanyang ina noong taong 1989. Kinabukasan, inanyayahan ng mag-asawa ang kanilang mga kapitbahay na sina Aether at ang kanyang inang si Clara para sa hapunan. Ipinaliwanag ni Vera na ang kanilang telebisyon ay hindi inaasahang nag-broadcast ng ilang balita mula noong 1989, ngunit syempre, walang naniniwala sa kanya. Upang baguhin ang paksa, sinabi ni David ang tungkol sa batang lalaki sa mga videotape, at agad siyang nakilala ni Aether. Inihayag niya na ang batang lalaki ay ang kanyang matalik na kaibigang si Nico na namatay noong taong 1989. Sinimula ni Aether na ipaliwanag ang buong kwento tungkol sa kung paano natuklasan ni Nico ang kanyang kapitbahay sa pagpatay, at kung paano siya pinatay habang sinusubukang tumakas. Sa ilang kadahilanan, medyo nababalisa si Clara sa buong kwento. Halata namang may tinatago siya. Nang makaalis ang mga panauhin, nagsagawa ng pananaliksik si David tungkol kay Nico. Sa pamamagitan ng isang artikulo, nalaman niya ang ginawa ni Angel at hindi maisip bakit 3 buwan lamang ang kanyang sentensya. Gayunpaman, bago siya namatay, ipinagtapat niya na inilibing niya ang labi ng kanyang asawa sa loob ng kanyang pagawaan. Nang gabing iyon, lumala pa ang panahon, at kumukulog. Si Vera na mahimbing na natutulog ay biglang nagising sa ingay na nagmumula sa sala. Dahil sa takot, dahan-dahan siyang pumunta doon, at nakita niya ang lumang telebisyon na nagpapakita ng parehong balita noong 1989. Sinubukan ni Vera na patayin ito, ngunit kasabay nito, lumitaw si Nico dala ang kanyang gitara. Ito ang eksaktong sandali na sinusubukan niyang i-record ang kanyang sarili tulad ng ipinakita sa unang eksena. Sa puntong ito, hindi talaga maintindihan ni Vera ang nangyayari. Sinubukan niyang lumayo upang tawagin ang kanyang asawa, ngunit sa sandaling iyon, napansin siya ni Nico mula sa kabilang panig ng telebisyon. Nagulat din siya nang makitang may tao sa loob ng kanyang video camera. Gayunpaman, nangumusta siya at tinanong si Vera kung naririnig niya siya. Sa huli, sa takot na tono, ay sumagot si Vera ng oo, at nagsimula silang mag-usap. Sa una, sinusubukan ni Vera na ipaunawa sa kanya na siya ay mula sa taong 2014, ngunit sa palagay niya ay nagbibiro siya. Biglang, narinig ni Nico ang kanyang kapitbahay na nag-aaway si Angel at kanyang asawa. Si Vera, nang marinig ang buong kwento mula kay Aether, ay alam niyang may masamang mangyayari. Kaya naman, nakiusap siya kay Nico na huwag lumabas ng bahay. Ibinunyag pa niya na mamamatay siya kung pipiliin niyang pumasok sa tahanan ni Angel. Sa kabila ng mga babala, umalis si Nico sa kanyang bahay at sa huli ay nalaman niya ang tungkol sa pagpatay. Gayunpaman, dahil naantala siya ni Vera ng ilang sandali, hindi siya natama ng kotse, at sa makatuwid, nailigtas ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, isang nalilitong Vera ang nagpa siya nakalimutan ang lahat at matulog.
Kinaumagahan, nakakagulat, nagising siya sa kanyang ospital, na walang alaala kung paano siya nakarating doon. Maya-maya lang, nilapitan siya ng isa sa mga kasamahan niya at sinabing hinihintay na siya. Sa pag-aakalang nakatulog na lang siya dahil sa pagod, tumungo si Vera sa operation theater, para lang malaman na nagbago na ang lahat. Para sa ilang kadahilanan, si Vera ay isa ng doktor at hindi na isang nurse, at ang lahat ng mga kawani sa silid ay tumatawag kay Vera bilang doktor. Sinubukan ng huli na igiit na isa lang siyang nurse, ngunit iniisip ng lahat na nagbibiro siya. Dahil dito, ipinapalagay ni Vera na naghahallucinate siya, kaya lumabas siya ng kwarto para pakalmayan ang sarili. Maya-maya, pinuntahan niya ang paaralan ng kanyang anak na si Gloria upang sunduin siya. Gayunpaman, sinasabi ng lahat ng mga estudyante na wala silang kaibigan sa ganoong pangalan. Sa takot, sumugod siya sa kanyang asawang si David at sinubukang ipaliwanag ang tungkol sa pagkawala ng kanilang anak. Ngunit ang nakakagulat, kahit siya ay hindi nito nakikilala. Nang walang mga pagpipilian, siya ay nagtungo sa istasyon ng pulisya at humingi ng tulong. Kinuha ng isang batang opisyal ang kanyang kaso at tinanong siya ng ilang katanungan. Ipinaliwanag ni Vera ang lahat ng nangyari hanggang ngayon, kabilang ang kakaibang TV. Gaya ng inaasahan, hindi kumbinsido ang opisyal sa kanyang mga sagot, at nagsimula siyang magduda sa kanyang katinuan. Sinuri pa niya ang mga record ni Vera at isiniwalat na hindi siya kasal. At wala siyang anak na babae. At sa halip na tulungan, ere-refer niya ito para magpa-medical check-up kaagad. Nang maglaon, pumunta si Vera sa parehong ospital kung saan siya nagtatrabaho, at kumuha ng MRI scan. Sa kabutihang palad, ang mga resulta ay normal, na nagpapahiwatig na ang kanyang utak ay gumagana ng maayos. Pagkatapos ng mga pagsusuri, tumungo siya sa kanyang opisina, at nakahanap ng ilang mga sertipiko at trofeo, na lahat ay may mga salitang Dr. Vera Roy na nakasulat dito. Dito na pagtanto ni Vera na may nangyaring masama. Hindi nag-aksaya ng oras, tumungo siya sa kanyang tahanan at pumasok sa likod ng pinto. To her horror, iba ang itsura ng buong bahay. Kinakabahang hinanap ni Vera ang pangalang Nico Lasarte sa internet. Lo and behold, nalaman niyang may isang manunulat na naglathala ng libro. Kung saan si Nico ang bida. Ang libro ay tila tungkol sa paglalakbay sa oras. Sinubukan ni Vera na matuto pa tungkol dito ngunit maya-maya lang, may babaeng lumapit sa kanya mula sa likuran. Ipinahayag niya na siya ang may-ari ng bahay. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang kanyang asawa na walang iba kundi si David mismo. Laking gulat ni Vera nang malaman na ang mahal niya sa buhay ay talagang ikinasal sa ibang babae. Biglang dumating ang mga pulis sa labas, kaya napilitan si Vera na tumakbo para dito. Ang kaguluhan ay umaakit din sa ilang kapitbahay, kabilang ang kriminal noong 1989 na si Angel. Siya ay hindi nahuli sa timeline na ito, at ang kanyang bagong asawa ay ipinahayag na ang ina ni Aether na si Clara. Samantala, noong 1989, si Nico ay parehong nalilito dahil nakilala niya ang isang babae mula sa hinaharap. Umaasang makakausap siyang muli, buong araw siyang nakaupo sa tabi ng video recorder, ngunit walang nangyari. Kaya naman, nang gabing iyon, bumangon siya at dahan-dahang pumunta sa bahay ni Angel para tingnan kung panaginip lang ang lahat. Sa pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang maghanap si Nico ng mga pahiwatig sa loob ng bahay. Sa kalaunan ay nakatagpo siya ng isang pasaporte, na may pangalan ng pinatay na babae, ngunit ang larawan ay kay Clara. Sa wakas ay napagtanto niya na sina Angel at Clara ay nasa isang relasyon. Ngayon, pinaplano niyang gamitin ang pagkakakilanla ng kanyang namatay na asawa at lumipad sa ibang bansa. Kung siya ay magtagumpay, ang kaso ng pagpatay ay hindi kailanman malalaman. Gayunpaman, ang maliit na Nico ay hindi gustong mangyari iyon. Naghahanda siyang umalis dala ang pasaporte ngunit sa sandaling iyon, dumating si Angel. Mabilis na nagtago si Nico sa ilalim ng kama kung saan kitang-kita ang bathtub. Kaya naman, kailangan niyang tiising panuurin ang pag-chop-chop ni Angel sa kanyang asawa ng paunti-unti. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kriminal ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang tao, at ginamit ito ni Nico bilang pagkakataon at nakatakas sa bahay. Sa kasalukuyan, nakilala ni Vera ang kanyang kapitbahay at matagal ng kaibigang si Aether. At humingi ng tulong sa kanya. Gaya ng inaasahan, hindi niya ito nakikilala, kaya nagsimulang magpaliwanag si Vera tungkol sa ilan sa kanyang mga personal na detalye. Inihayag din niya kung paano sila nagkakilala. Taong 2011 siyon, at nagkita sila sa loob ng tren. Sa loob ng ilang linggo, palagi silang nagkikita at naging mabuting magkaibigan. Ang pagkakaibigan ay naging isang relasyon, ngunit isang araw, ipinakilala siya ni Aether sa isa sa kanyang mga kaibigang si David. Agad siyang na-love at first sight kay Vera. At alam niyang siya na. Kasunod nito, nagsimulang mag-date ang dalawa, at nagpakasal din. Nang marinig ang lahat ng ito, nagsimulang tumawa si Aether dahil hindi pa rin siya naniniwala na nangyari ito. Tinawag lang niya itong baliw bago pumasok sa trabaho. Sa susunod na eksena, sinubaybayan ng opisyal si Vera at sinubukang dalhin siya sa ospital, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa halip, gusto ni Vera na tulungan siya nitong hanapin si Nico Lasarte.
agad na nakilala ng opisyal ang pangalan dahil nabasa niya ang libro tungkol sa kanya. Kaya, upang malaman ito, nagpa siya silang bisitahin ang manunulat. Noong araw ding yun, nilapitan ng dalawa ang manunulat at tinanong siya tungkol sa kanyang libro. Ipinahayag ng babae na kakaprint lang niya ng libro. Ang buong ideya ay ibinigay ng ina ni Nico. Nang tanungin kung nakilala ba niya ang bata, ang sabi ng manunulat ay hindi. Samantala, ipinaliwanag ni Vera na siya ang time traveler na binabanggit ni Nico. Nagkita sila noong may malakas na bagyo, nang magkaugnay ang kanilang mga timeline. Gayunpaman, iniisip ng manunulat na siya ay nagbibiro at tumangging magbigay ng anumang karagdagang impormasyon. Dahil dito, nakiusap si Vera sa opisyal na kunin ang lokasyon ni Nico mula sa database ng pulisya. Sumagot ang huli na hindi ito posible, maliban kung mayroon siyang matibay na dahilan para gawin yon. Saglit na nag-isip si Vera at biglang naalala kung paano binabalak ni Angel na ilibing ang kanyang asawa sa loob ng kanyang pagawaan. Ipinadala niya ang impormasyon sa opisyal, at sa pamamagitan nito, nagsimula ang isang operasyon sa paghahanap. Nakapagtataka, ang kanyang impormasyon ay lumalabas na totoo, at ang mga labi ng isang tao ay nakuha mula doon. Medyo nakumbinsi nito ang opisyal na totoo nga ang sinasabi ni Vera. Kaya naman, iniabot niya sa kanya ang isang pirasong papel na may address ni Nico Lasarte at nagpaalam sa kanya. Maya-maya ay narating ni Vera ang nasabing address na isa pala itong hotel. Sa loob, hindi niya nahanap si Nico, sa halip ay nakita niya si David, na nagkakaroon ng romantikong oras sa isang babae. Niloloko niya ang kanyang asawa mula sa timeline na ito. Nalungkot si Vera, dahil nangangahulugan ito na niloloko din siya ni David sa totoong timeline. Minsan ay nakahanap siya ng palito ng postcoro sa kanya na nagmula sa hotel na ito. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang emosyon, nagpa siya si Vera na kumilos. Dahil bankiro si David, malamang na marami siyang detalye. Kasama na si Nico. Kaya naman, bine-blackmail niya ito na maghanap ng impormasyon, kung hindi ay ilalantad niya ito sa kanyang asawa. Nag-aatubili, sumunod si David, at sa wakas ay natuntun niya si Nico Lasarte. Sa kabilang banda, matapos matagpuan ang mga labi, si Angel, at ang kanyang bagong asawang si Clara ay naaresto. Dinala sila sa silid ng interogasyon kung saan dumating ang parehong opisyal upang magtanong sa kanila. Kasunod nito, ang pelikula ay nag-flashback pabalik sa taong 1989 sa gabi kung saan nangyari ang lahat. Si Angel ay nakikitang nagiging intimate kay Clara nang ang kanyang kasalukuyang asawa ay lumapit sa kanya. Sa galit, kumuha ng kutsilyo ang huli at sinimulan itong slash sa dalawa. Malapit na niyang mapatay si Clara, ngunit sa kasamaang palad, pumagit na si Angel, at aksidente nasaksak ang kutsilyo sa sarili niyang tiyan. Pagkatapos ay itinapon siya sa hagdan, na nagtapos sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, tinanong ng opisyal si Angel kung bakit niya pinatay ang kanyang dating asawa. Ngunit walang sagot, ito ay kapag siya ay nagpapakita ng isang bagay na nakakagulat. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng insidente, pumunta si Nico sa istasyon ng pulisya at iniulat ang lahat. Gayunpaman, ang mga tala ay nagpakita ng kakaiba. Nasa Paris talaga ang asawa ni Angel, at na-verify din ng mga awtoridad ang kanyang flight details. Dahil dito, idineklara si Nico bilang baliw, at kinailangan siyang ilayo ng kanyang ina sa lungsod. Mula sa araw na iyon, ginugol ng bata ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kalituhan. Ngunit alam niya na pagkaraan ng ilang taon, sa huli ay makikilala niya ang babae mula sa hinaharap. Kaya, naghintay at naghintay si Nico. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang isang timelapse ng kanyang paglaki. Lumipas ang 22 taon, at ang isang nasa hustong gulang na si Nico ay nahayag na walang iba kundi ang opisyal. Isang araw, sa wakas ay nakita niya ito sa loob ng metro at nilapitan siya. Samantala, pumunta si Vera sa address ni Nico at sa wakas ay nahanap siya. Laking gulat niya nang malaman niyang siya rin ang opisyal na nakausap niya. Sa puntong ito, muling lumitaw ang bagyo. Inihayag ni Nico na gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit hindi niya magawa, dahil ang kanyang isip ay nalilito at marupok. Kaya, unti-unti, nagbigay siya ng mga pahiwatig, na sa wakas ay humantong sa kanya sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nico na pagkatapos niyang lapitan siya sa istasyon ng metro, naging matalik silang magkaibigan. Pagkatapos, naging malapit sila sa isa't isa at sa huli ay nagsimulang mag-date. Sa wakas, nagpakasal na rin sila at nagsimulang mamuhay ng masaya. Palaging gustong tanungin siya ni Nico tungkol sa mabagyong gabing iyon nang magkita sila, ngunit ayaw niyang malagay sa alanganin ang kanilang relasyon. Kaya naman, itinago niya sa kanyang sarili ang katotohanan. Nang marinig ang lahat ng ito, napaiyak si Vera ngunit ayaw pa rin niyang mabuhay sa timeline na ito. Handa siyang gawin ang lahat para makita muli ang kanyang anak. Kasunod nito, sa wakas ay malalaman natin kung paano nabago ang mga timeline. Sa original na timeline noong 2014, nang makita ni Vera si Nico noong 1989 at iligtas siya mula sa kanyang nalalapit na kamatayan, nagsimula ito ng sunod-sunod na reaksyon. Dahil hindi namatay si Nico, naging obsessed siya sa paghahanap ng time traveler.
Pagkatapos ng 22 mahabang taon, sa wakas ay nakilala niya ito, at nagsimula ang isang romantikong relasyon sa kanya. Dahil dito, hindi na nakilala ni Vera si Aether o ang kaibigan niyang si David. Nangangahulugan ito na hindi siya nagpakasal o nagkaroon ng anak na babae. Habang ang lahat ay kumikislap sa harap ng kanyang mga mata, nakiusap si Vera kay Nico na tulungan siyang makarating sa kanyang timeline, ngunit ayaw siyang bitawan ng huli. Kaya, nang walang pagpipilian, ginawa niya ang hindi mo maisip. Ngayon, para maibalik siya, napilitan si Nico na kumilos. Walang pag-aaksaya ng oras, pumasok siya sa kanyang dating bahay at inilabas ang telebisyon at video camera. Habang patuloy ang pag-iral ng bagyo, ikinunekta ni Nico ang device at natagpuan ang kanyang sarili noong 1989 sa kabilang panig. Pagkatapos ay sinabi niya sa bata ang lahat at humingi ng tulong sa kanya. Sa susunod na eksena, nagising si Vera sa kanyang bahay at nalilito. Gayunpaman, nang siya ay lumabas, siya ay hinalinhan nang makita si David sa tabi niya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa kabilang silid at sa wakas ay muling nakasama ang kanyang anak na babae. Inayos na pala ni Nico ang lahat sa kabilang timeline. Alam niyang hindi na magbabalik ang mahal niya sa buhay, ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kaligayahan nito. Natapos ang pelikula nang muling ibunyag ni Vera ang lokasyon kung saan itinago ni Angel ang labi ng kanyang dating asawa. Habang sinusuri ng pulis ang lugar, nadatna ni Vera si Nico. Nakakapagtaka, hindi na siya nito nakikilala.